Minsan natanong mo na ba sa sarili mo saan napunta ang pinaghirapan kong pera? Kung yan ang tanong mo, ay naku, meron akong balita, wala kang budget. If you want to know how to create your budget, paano malaman ng 10 signs na ito, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shin Kitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in and subscribing in this channel. Ito yung channel ng mga iponaryo at mga paunlad. So, ang usapang budget po natin dito, ang pag-usapan po natin, number one, negative effects pag wala kang budget. Number two, ano po yung 10 signs na wala ka talagang budget? Alam mo, minsan, nagkakaroon tayo ng illusion eh. Pag tinanong ko isang tao, ikaw ba ay may budget? Sagot sa akin parati, meron, may budget ako. Pero pagka tinanong ko na isa-isa, yung mga items, hindi naman nila masagot. So, in other words, may illusion po tayo in our mind that we are managing our money, we are budgeting, but in reality we are not. So ano yung negative effects mo muna pag ikaw ay hindi marunong mag-budget? Number one, may tendency ka mag-overspend. Gagastos ka na higit sa iyong pangangailangan. That's number one. Number two po, magkakaroon ka ng financial instability. Since nagkakaroon ka ng overspending, syempre hindi mo na mababayaran mga kailangan mo. Number three, papasok ka sa utang. Number four, wala kang ipon. Number five, since hindi mo nababudget, meron kang tinatawag na emotional purchases and unplanned spending. So, in the process, pag nagpatong-patong po yan, magkakaroon po tayo na tinatawag na financial stress and anxiety. And once you are already at this level, alam nyo mga friendship, believe me, you will make bad financial decisions. Para makasurvive ka lang, mangungutang ka para magbayad ulit ng utang. So, in the process, ano pong mangyayari? Mentally and emotionally stress. And I hope I did not just describe your situation right now. So ano pong kailangan po nating gawin? Okay, bago natin kailangan gawin, itatanungin ko muna sa inyo ang 10 signs kung ikaw po ay isang hindi nagbabudget. Number 1 sign. Sulat nyo to ha. You are constantly overdrawing. When you say overdrawing, meron kang gastusin na ginagastos mo on a monthly basis. Pero ang nangyayari po niyan, ginagamit mo na yung reserve funds mo. So kunyari, ang gastos mo lang dapat 20K, napapagastos ka na more than 20K. That's number one sign. Nagagawa mo na ba yan? Check na yan. Check. Number two, nagkakaroon ka ng bill shock. Yung parang nasa surprise ka. Uy, laki naman ng ginastos ko dito. Uy, laki naman ng kuryente. Uy, laki ng credit card ko. O, nagkakaroon ka ng bill shock. That's number two sign. Number three, wala kang emergency fund. Oo. Wala kang naitatabi for your emergency. Just in case, pag ikaw ay nagkaroon ng emergency, ang next default mo ay utang na. Number four, you are living from paycheck to paycheck. Ang ibig sabihin po niya, kung anong pumasok na pera, yun ang nagagastos nyo. At minsan, bago pa pumasok, wala ng pera. Guilty ka ba? Type guilty if you are guilty. Number 5 sign na ikaw ay walang budget. Nagkakaroon ka na ng late payments sa iyong mga pangangailangan mo. Kuryente, tubig. Minsan kamunti ka na maputulan pa. Number 6 signs, wala kang savings. Ang merong ipon-ipon ng sama na loob. Minsan nga, binibiro ko na kaibigan ko, Chinky, bakit kaya mas madali mag-ipon ng taba kaysa pera? Malay ko. And then another sign, nako, na ikaw ay walang budget when you make purchase is based on impulse. Oo, wala sa plano, bibili ka lang, tapos magsisisi ka lang, di ba? That's number 7 sign. Wala kang kasiguraduhan about your expenses. Hindi mo alam kung magkano talaga ginagastos mo sa pagkain, sa entertainment, sa transportation. Pag tinanong ko sa'yo, wala kang numero na maibigay sa akin. That's another sign. Are you still here with me? Nako, baka habang sinasabi ko, Chinky, lahat ng sinasabi mo, pukang guilty ako ha. Ayaw mong tignan ang iyong bank account. Ayaw mong tignan ang iyong gastusin dahil alam mo talagang kapos ka. Sign na ikaw ay walang budget, ikaw na ay umaasa sa credit card para mabayaran mo ang iyong mga necessities. O, nangungutang ka na sa credit card. And yan po ang mga signs na yan. Kaya nga, tatanungin po kayo. From 1 to 10, nasa ang kayong numero? Ulitin ko ha, number 1, nagagamit mo na ang iyong reserves. Number 1. Number 2, nagkakaroon ka ng bill shock. Check mo nga kung meron ka. Number 3, wala ka emergency fund. Number 4, paycheck to paycheck ka lang. Pag walang pumasok na pera, wala kang panggastos. Number 5, late payments na. Number 6, wala kang ipon. Number 7, pag bumili ka based on impulse. Number 8, hindi mo alam magkano talaga ang ginagastos mo. Number 9, ayaw mo tignan ang iyong bank account at ang iyong mga bills dahil alam mo wala kang pambayad. And number 10, umaasa ka na sa credit card para mabayaran mo ang pangailangan mo. So kung ikaw from 1 to 10,
ano ang numero mo. Pag ikaw ay nasa number 7 pataas, kaibigan, kailangan mo na talaga ng tulong. Kung kaya mo lang masolusyonan tong budget issue mo, matagal mo na talaga naayos yan. Do you agree? So I suggest that you read books about budgeting, use tool apps, yung mga apps, Excel file, sulat nyo lahat. Kailangan ilistan nyo talaga dapat ang inyong gastusin. Listan nyo rin kung magkano kinikita nyo. And then seek financial advice. Makipag-usap na kayo sa tao. Alam nyo, ito lang mga friendship. Lalo kung mag-asawa kayo. Kung talagang kaya nyo ayusin talaga ang budget nyo, matagal nyo naayos to. The mere fact that we are still discussing this and you are still, again, high on from 1 to 10 itong exercise na ginawa po natin, this is not a good sign. So, whenever I consult person who wants my financial advice, I always ask them to take this test. So, kung mataas siya, you need help. At huwag kayong mahiya na humingi ng tulong sa mga taong kaya kayong tulungan. Sana naman nakatulong tong episode na ito. And then please also share with me yung pinagdadaanan right now from 1 to 10 saan ka ba nagkukulang at saan mo kailangan mag-improve. And I hope to hear from you. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.